Yan, medyo sa sulod na kilagitnaan, mayroong mga kabahayan dito. May mga taong nilalahan dito. Medyo konti lang sa kabilang ano, sa kabilang side ng mga paupahan na yan, mga paupahan ng mga subdivision na yan. Yan dito. Salap dito manirahan, guys. Kaya ang problema dito, ano, pag naulan na baha, maputik. Mahirap. Yan, kitang-kita na yung ano, yung mga kakahuyan ng hanging bridge, guys. Excited na kami karating ulit doon. How many months? Months ako nakapunta doon. Ngayon na ulit ako makakapunta. Yan, ha. Oh. Ang dami. Mga bahay. Ayan, ang dami. Ang lawak yan, guys. So, someday, dito na kukuha ng bahay. Sa medyo na sa hanging bridge. Sa ulang. Yan. Medyo marami din ang nakatira dito. Hmm? Yan. Oh, yan. Doon tayo kukuha ng bahay sa Stephanie. Sa medyo na. Kalahating milyon na nga, may bahay ka na dyan. Sa medyo na nga. Nangarap. Yan. Ayan, marami yung mga nakasampay ng mga damit kasi yung mga tao. Yan. Medyo pasikip na sikip. Kaya hindi pwede dito umakadaan ang sasakyan. Motor pwede pa, pero masikip. Ayan, oh, pwede naman yung mga motor dito. Saka yung mga nakabait. Anak, may aso, ha? Pagilid ka dumaan. Makaalin ka ng aso, lapain ka, sabihin ka naman. Yan. Nakatingin kasi ikaw dumaan ka daw. Yan. Ang kala, anong unang mga puno. Ayan, okay. Ayan, dinalit ang aso. Ang galit sa iyo. Saan ang unggoy? May unggoy? May unggoy? Yan, may isa pang aso. Ang nakawang nagawa sa aso. Ang nakawang aso. Yan. So, tinginan sila sa amin kasi bakit kami nagaan ang hindi taga rito. Kasi yan, nadayo lang. Ang hangin, sarap ng hangin. Sarap ka pa karamdang. Marami na, guys. Hangin, mahangin sa hanging braids. Sabi ko na. Mga bahay sa loob ng Stephanie. Ayan, ang lawak, guys, no? Someday, kukuha ako ng bahay dyan. Sabi ko, yun, ang kapal, ang lawak. Ang kapal, ang lawak ng mga bahay dyan. Mga subdivision, ang daming subdivision dyan, guys. Papuntang Ulango Hanging Bridge. So, yun, maganda dyan. Nakahangin pati dito. Kasi may mga puno. Medyo matalik na ito, guys, sa puntang hanging bridge. Medyo mahangin, ano, ayan, maputik. Tapos yung sapatos ko, ano, anak, madulas ka. Kaya mo lang madumi yung sapatos, baka baka madulas ka. Medyo kagubatan, medyo magulo yung, ano. Yan ang kagandahan ng hanging braids. Super ganda kasi madahon at mapuno pala. Yung puno na yan ay na ano yung init ng ang araw. Kaya pupunta ka dito ay hindi ka mainitan. Nako. Yan, ito yung pinaka-ending. Yung pinakadulo ng hanging braids. Yan. Yan. So, bali dito ay may ano pa. Yan, napakataas ng ano, nung daanan. Pero guys, maliniwala kayo. Ano yung hanging bridge dito? Yan, kahit gano'ng kataas yan, may motor dyan na maakyat. I say, may motor dyan na paakyat nga, napahon. Kasi saka bike. Minsan may nakita ako dito yung nagbabike at saka nagmamotor. Yan, nagaganda ng hanging bridge. Medyo mainit na guys kasi alas magunahin ng amaga na. Kaya yeah, medyo mainit. Mainit na yung ano. Pero hindi mo maramdaman yung init ng araw kasi mahangin, guys. Kaya kahit na ano, mataas na ang hangin. Ito. Ay, ang hangin. Mataas na yung ano, yung araw. Hindi pa masyado siya maano.
Pero walang masama mangarap, guys, di ba? Ayan yung sapa, oh. Sabi ng anak ko, kwento nila, ano daw, nung nag-aaral pa sila nung year of 2000, 2 years nakalaan, naglalangoy daw sila dito, langoy. Ayan. Ayan, gandahan ng hanging braids, ulam. Oh. Ayan ang buhok ko, nalipas na. Anak, ito pinong tako nga.
Ayan mo yung ibon, yung puti-puti. Ayan. Guys, second day. Pangalawang punta namin dito. Second day, naraw-araw na namin pumunta sa Hanging Braid kasi super ganda ng Hanging Braids na ngayon, nakapinturado na. Hindi pa ras dati na. Hindi pa napinturado, guys. Pumunta ako dito, wala pang pintura. Ngayon, ang ganda na kasi may pintura na yung braids. Itong hiwaga ng Ulango Hanging Braids. Ito yung daanan namin. Yan ang bunso ko. Nangunguna na pauwi. Sabik na umuwi kasi kakain daw kami sa lorry. Napagod siya ka. Kukuha ng video sa akin. Yan, medyo may music na kailang patayin ko na yung aking fun. Like, yung may mga tao doon na iwan. Marami tao din ang bumibisita kayo sa sila nakakaan ng pakiramdam dito.